Naghatid ng mga paglilingkod sa mga pampublikong lugar sa Ilagan City ang mga Adventistang kabataan mula sa Area 3 ng Northeast Luzon Mission. Kasama ang kanilang non-Adventist cared friends, ito ay ang kauna-unahang GYD experience and participation ng nasabing NELM area. Ang kanilang masayang paglilingkod sa siyudad ng Ilagan, balitang may pag-asa, hatid ni Gail Carla Martinez. Sa selebrasyon ng Global Youth Day, ang mga kabataan ng Area 3 sa Northeast Luzon Mission ay pinagpatuloy ang taun-taong tradisyon ng pagbibigay serbisyo sa kanilang komunidad. Ang tema ngayong taon na Show Up in the City ay hinikayat ang mga kabataan na ipalaganap ang tunay na espiritu ng naturang selebrasyon sa pamamagitan ng paggawa ng simpleng kabutihan sa abalang kapaligiran ng lungsod. This is the first time that the Northeast Luzon Mission Area 3 was gathered to conduct the Global Youth Day, and we have gathered and was divided to highlight the different ministries including the Pathfinder, Senior Youth Leaders, the Ambassador, Prayer Network, Voice of Youth, Amicus, Young Professionals, and Young Adults. Puri ng Panginoon sapagkat dito sa Northeast Luzon Mission, lalo na dito sa Area 3, ang ating mga kabataan ay nag-outreach na namigay ng mga babasahin, mga tinapay, tubig, mga towel, at higit sa lahat ay naipanalangin ang ating mga kaibigan dito sa Ilagan City. So we praise God for the success of this at maibahagi ang pag-asa na meron tayo. Ito ay nagpapakita na tunay ngang may malaking tungkulin ang mga kabataan. Ang aming team na Master Guide Pathfinder ay nagtungo sa mga tricycle drivers na kung saan naghandog kami ng free BP. At may kabataan na hindi Adventist na sumama sa amin at shinare niya ang kanyang experience sa ating Global Youth Day. Sobrang blessed po kasi first time ko pong maka-experience ng ganito, and disclaimer lang po, hindi po ako Seventh-day Adventist and nagsama lang po ako for experience and ma-utilize ko yung talent or yung talent na binigay sa akin ni Lord. Sa pagtitipong ito, nakita na kahit sa simpleng paggawa ng kabutihan sa ibang tao ay magkakaroon ng positibong resulta kung ang mga kabataan ay piniling dumako sa mga lungsod upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, Gail Carla S. Martinez, nag-uulat para sa Hope Channel Today, NPUC News.